Ayan po, nandito na po tayo sa Manila Bay. Update po natin na ngayong araw na to, March 15 po, 2021 po. At nandito po, nasa harapan po natin. Ayan po, hulaan nyo kung ano po yan. Yan po ang pinaka-special na buhangin po yan, guys. At talagang tinatakpan nila ng luna. Nakaluna po ang ating buhangin, no? Kasi bagong deliver po yan. Grabe. Kaya yung mga buhangin dito sa Manila, guys, lalo na yung white sun, napaka special po sa atin dito yan, dahil bihira lang Manila na magkakaroon ng white sun po. Ayan, ganun po katindi ang ating mga kawani po dito, no? Ganun po sila kaingat. At nakikita po natin dyan, guys, yung sako-sako po. Ayan, yung malaking sako. Yun po ang tinatawag na geobag po, ano? Yun ang ilalagay po sa ilalim ng dagat bago yung tambak na buhangin. Ayan. Kasi yan po ang nagsusupport po sa ating buhangin na para hindi po siya anurin ng ating malakas na alon po, no? Yung mga kung ano-anong mga sakuna sa ating bagyo man, kung ano man yung malakas na alon, yung tawag dito, high tide. Ayan, malakas ang hangin. Ayan, grabe, napakaganda. Dati, guys, walang makakapasok dito na truck, guys. Ang tubig dati, guys, hanggang dito. Ayan, hanggang dyan, black sand dyan, napakadumi at napakabaho po na tubig dati, guys. Ay ngayon, nakikita nyo naman ngayon, oh, tumambad po sa harapan po natin. May mga truck na, kakaiba na po talaga ngayon, guys. Ayan, wala pong truck na makakapasok dyan, dahil noong time na administration, guys, talagang napaka-worst tong ating Manila Bay. Wala na pong pumapansin. Ayan, parang hindi na nakilala kung ito ay part ng Manila pa ba o ano, no? Dahil sa napakabaho at napakarumi. Ayan, ayan. At nakikita po natin dito sa baba, ayan, ayan yung nakakumot, guys, na itim. Yan ang tinatawag na truss boom. Ayan, truss boom po yan, na ayan po yung nakalutang po doon na parang ahas, guys. Napakahaba yan. Yung kala mo ahas. Ayan, wow. Yan po ang nagsusupport po sa mga basura, sa malakas na alon. Yan po, para pagdating naman po dito, medyo mahina na po yung hampas ng alon. At yung mga basura, di ba, sabasa makakapasok dito, guys. Yung mga truss boom dyan, nakalutang ngayon dyan sa ating harapan. Ayan po, pakit po tayo, no? Para makikita po natin. Ayan. Wow po. Ayan, no, nakikita nyo, guys, may mga heavy equipment po nakapasok na po dyan sa ating white sun. Ibig sabihin, ang white sun na yan ay talagang matibay na po yan, siksik na po yan, no? Grabe.
napakaluna po guys, oh. Ganun po ka-special ang ating white sand pag nakarating po ng Maynila, no? Dahil ang Maynila po ay ngayon lang makakatikim ng white sand. Ayan po. Shout out po sa mga nasa ibang bansa po, mga viewers ko po, Julabs sa New Zealand po. Maraming salamat po sa aking taga-subaybay. Ayan. At maraming salamat po sa mga supporters ko sa 1K ko, running to 1K, no? Thank you very much sa lahat. Ayan. At nakikita niyo yung trasbomba, eh, close up ko lang guys. Kung kaya na, close up lang ako camera. Ayan po. Ayan o yung trasbomba. Yung nakalutang dyan. Wow. Grabe ang ginawa ng ating local at ang national po. Ayan. Ayan po. At yung mga nakatambak na white sand guys, di pa na ipatag yan. Ayan. Ayan. Meron pang dalawang may dalawa pang bundok nandyan at saka dito may isa. Ayan. Wow, grabe na to. Ayan. Grabe. Talagang makikita niyo mga tao dito guys. Pag napapadaan dito talagang na-overlooking sila dito sa ating ano yung magandang site po, no? Ayan. Grabe. At saka guys, ano, once lang sila nagpapasok dito nung nag-opening, no? Eh ngayon ayaw na nila magpapasok ng tao dahil ito ay ongoing construction para ang ating white sand, yung dolomite. Ito yung tinatawag natin na phase 2. Ayan. Phase 2 po yun, dolomite po natin. Ayan. At ngayon lang po ako ulit kumuha ng video dito dahil sa tagal-tagal ng panahon guys. Nung nag-opening dito, yun ang last na video ko. Ayan. At ngayon po na ulit muli. Pero siguro guys, mga meron na mga 5 months na di ako nag-update, no? Nag-update ako guys doon sa bandang kabila po, doon sa Paura Street, at doon sa ano, the area. Di na ako pumunta dito. Ayan, ngayon na ako nakapunta ulit at napakaganda itong excited ko itong nakatakip dito sa harapan ko. Itong buhangin na ito, ayan. Ay sir, anong masasabi mo sa ating ano, dagat? Okay na sir, naka-vlog po kayo sir? Yes po sir, oo. Ano po, maganda ba? Maganda. Ayos yung ginawa. Mga, siguro, mga ilang buwan tapos na ito eh. Oo nga, excited na ba sir? Excited na. Talagang nakikita ko naman lahat ng dumadaan dito sa tulay na to, talagang napapahinto eh, di ba? Oo, excited na sila makita. Kailan ito matapos eh. Yes po, oo. Grabe no. Shout out na lang sir sa ano, sa mga kaibigan mo kung meron po. Shout out pala, Gilungan Anglers. Ayan po. Dito ako ngayon. Ano pa lang ano mo sir? Channel sir? Edwin D channel. Edwin Channel. Edwin D. Edwin D. Yung D apelyido ko 'yan, D DY. Sige. Then lagi mo lang ng channel sa dulo, mapapanood ka na po doon. Magagawa pa ako ng channel eh. Sige sir, para matulungan ka rin namin dito mga small YouTuber po, ayan sige, po. Sige po. Ayan po. Edwin D. Yes po sir. Anong pangalan niyo sir? Simon. Simon. Simon Antipisto. Antipisto. Taga ano po ako? Gilungan Igloos. Ayan, oh.
Lahat ng vlogger nito sir, mga bisdak, Bisayan dako. Ayan. Ayan po si Simon Antipesto. Antipesto po. Maraming salamat po sir sa pag-shoutout, no? At don't forget to subscribe to my channel, no? Edwin D channel. Ayan po, maraming salamat po sir. At ayan guys, meron tayong nakasalamuha dito na galing bisdak po, Bisayang dako. Ayan. Halos kami dito sir, mga Bisaya. Mogyod, taga Bisaya kita. Dabo ako. Ah, siyempre, Duterte. Ayan, kay Tatay Digong tayo. Yes, totoo yan. Wala, siya lang ang nakagawa nito. Siya lang. Talagang grabe ang ginawa niya. Ayan. Ayan po si Simon Antipesto po. Ayan po. First meeting ko dito sa aking Dolomite Phase 2 ng ating Manila Bay. Ayan. Maraming salamat sir, ha? Okay, po. Good luck. Ingat po. Ayan po, hanggang dito na lang po ang aking vlog ng ating Dolomite. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye. Ayan po. Last viewing ng aking Dolomite.